sinabi kong God is good, saya sabihin niyo all the time, God is good. At pag sinabi niyo all the time, saya sabihin niyo, God is good. God is good. And all the time, ganun po akong pinapagawa every time na mag-preach ako, di kaya mag-share ako ng salita ng Panginoon sa mga students ko. Pwede po bang harapin mo yung nasa kanan mo? Nasa kanan mo. At nasa kaliwa mo, sabihin mo sa kanya, magandang gabi kapatid. Kaya magandang gabi kapatid. Ito po papagawa ko sa inyo ngayon. Unang-una po sa kanan. Sa kanan. Pag sinabi ko pong ambon, igagawin niyo po ang dalawa ninyong daliri at igagawin niyo po sa likod kung nasa kanan niyo. Pag sinabi ko pong ulan, ganun naman, gagawin niyo yung likod niya. Pag sinabi kong bagyo, gagawin niyo yung likod niya. At pag sinabi kong buhawi, hawakan yung balikin niya kasi aalok ko siya. Kasi medyo nakakantok. Kasi gabi. Okay po? Simulan po natin. Harap po sa kanan, 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 kanan. Saan po ang kanan? Dito po, dito po, dito po. Harap po sa kanan. Sige na po. Dito po. Okay. Ambon, 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 ambon. Sige. Ay, dito po, ambon. Ambon. Okay, yan. Ulan, 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 ulan. Bagyo, 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 bagyo. Buhawi, buhawi. Yun, okay. Kaliwa naman po, kaliwa. Pahin po natin sa kaliwa. Okay. Try po natin. Ambon, 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 ambon. Aw, sarap, pastor. Ang sarap, sarap. Ula, 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 ula. Okay. Bagyo, 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 bagyo. Okay, ako. Sige. Sarap po tayo. Dahil medyo nag-iisip na po bawal ko sa kung gusto niyo po ng libreng masahe na dito po si Kay Daniel. Kaya nalulungkot kayo tuwing gabi. Nandito po siya. At your service. Nakakatuwa po na isipin na isa pong privilege na makatayo mo dito sa inyong harapan, sa church na ito, sa church na kung saan, ito yung ginamit ng Panginoon para makakilala ko sa kanya. Ito rin po yung church na ginamit ng Panginoon upang ma-exercise ko yung tawag na binigay niya sa akin. Naalala mo ba, ang binigay po ng topic this afternoon para sa akin is walking through God's open doors. Naalala mo ba, literally, every time yung magkakaroon ko ng devotion sa morning when I was here in Bible school, 4 years po ako naka-dorm, sa loob po ng 4 na taon na yun nag-aaral ako sa Bible school, every morning, ang ginagawa namin is tinatawag na morning devotion. Tuwing 5:30 ng umaga, gigisingin kami. At sasabihin sa amin, Bosol, Bosol, Bosol. So ginigisingin, tigil lang. Kasi nakakapagod. Simple niyo po, sa madaling araw, the gardening. Tapos pagdating ng 5:30, magde-devotion ka. Pagdating ng 5:30, naalala ko po, di-devotion kami sa spot na to, o di kaya sa area na to. Tapos everything nalalabas kami, madalas na puntod ako sa pintuan na yan. Kasi transparent eh. Nauntod ako sa pintuan na yan, kaya sa pintuan na yan, ilang beses ko ako nauntod dyan. Dahil habang naglalakad ako at habang nagde-devotion, pagkatapos yung devotion, inaantok ako tapos. Nauntod ako, nagigising ako sa waist ko. Ito pong mga windows na yan. Yan po yung aking cleaning assignments na na-assign sa akin nung ako yung student ko. Kaya po tumutuwa ako, nung nakita ko ulit yung mga pintuan na ito, hanong pinaalala sa akin ng Panginoon yung topic ng walking through God's open doors. Pero pupunta po tayo sa topic natin ngayong gabi nito. Alam niyo po ba, habang nung sinabi po sa akin itong topic nito, nag-research ako ng mga famous doors sa buong mundo. And isa sa mga pinaka-famous doors sa buong mundo itong door na to. Ito pong door na to is located sa Florida. It is the Coral, the entrance of the Coral Kingdom. Bakit mas to? Sa loob po niya ay merong 1,100 corals. Upuan, ng mga tables, ang tindi ng loob niya. Pero ito po yung kakaiba. Ito pong entrance, o ito pong pintuan na yan, ng Coral Castle na yan, is 18 inches wide, 92 inches tall, and 21 inches thick. Ganun sa kalupe. Pero, ang sabi nila, isang ganun mo lang nandoon ang daliri mo, bubukas na siya. Isang pusla ng daliri mo, bubukas na siya. Ganun katindi yung door na ginawa niya. Ang gumawa po niya si Edward Lipsky.
ganun katindi yung door na ginawa niya. Pero dito po sa ating topic ngayon, pinag-aaralan po natin yung mga open doors na binigay sa atin ng Panginoon. Pastor, ano bang ibig sabihin ng open doors? Ito pong ibig sabihin niya. Open door is an opportunity of doing something. An opportunity of doing something. Ngayon pong summer, this is the time na kung saan ang init-init ng buhay ng mga Kristiyano. At this is the time na kung saan ang dami natin gusto gawin para sa Panginoon. Kasi karamihan ng mga estudyante walang pasok. Karamihan ng mga tao energized na energized dahil summer. At sa panahon po na ito, ito po yung mainit yung kaluluwa ng mga Kristiyano. Pagdating ng mga winter times, ng mga taglamig, ito rin yung kasabay ng taglamig ng puso ng mga tao. Pero pag tag-init, kasabay din ng tag-init ng puso ng mga tao. At pagdating po dito sa summer, ang daming open doors na binibigay ng Panginoon sa atin. But the question is, are we willing to respond sa mga open doors na binigay sa atin ng Panginoon? This evening, gusto ko po kayong i-educate tungkol sa mindset na kailangan natin matutunan as we walk through the open doors na binigay sa atin ng Panginoon. Pastor, ano sinasabi mo? In order for us na magampanan yung mga opportunities na binigay sa atin ng Panginoon, we need to have a renewed mindset sa mga open doors na binigay sa atin ng Panginoon. Ngayon po, oras ito, ini-invite ko po ang bawat isa na kunin po ang inyong mga Bibles at buksan sa Romans chapter 12, verses 1 to verse 9. Romans chapter 12, verses 1 to verse 8. Romans chapter 12, verses 1 up to verse 8. Romans chapter 12, verses 1 to verse 8. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse 1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Verse 2, pakibasa po. Ready? Begin. Verse 3, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of his faith. Verse 4. Verse 5. So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Verse 6. Sabay-sabay po tayo. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy that is prophesied according to the proportion of faith. Tayo po'y manalangin sa mga Diyos. Among Diyos, salamat po sa oras na ito na binigay niyo po sa amin upang makapag-aral ng salita. We pray, Panginoon, na mabilis kayo ng malayan sa puso namin. At maintindihan namin mabuti ang iyong salita. Kayo po ba? May oras nito po. Salamat po. Kayo po ang muna, Panginoon, sa akin. At tayo niyo po ako sa likod ng iyong presensya. Tumilis kayo ng malaya ko. Kayo po magsalita para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, amin na natin. Renewed mindset. Renewed mindset. Anong sinasabi mong renewed mindset, Pastor? Alam niyo po ba, the mind is so powerful. It is the central process of change sa isang tao. Dito nagsisimula lahat. Dito sa mind natin, nakakapag-isip tayo ng mga bagay, nakakapag-reason tayo. That is why, pag ito ang nabago ng Panginoon, magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo. And as we walk through the God's open doors sa buhay natin, sa church natin, ang kailangan natin is bagong mindset. So that, magawa natin ng maayos yung mga pinapagawa niyo. At ngayon po, honestly, gusto ko po i-present sa inyo ang unang mindset na dapat natin taglayan bilang isang Kristiyano. The first one ay tinatawag natin mindset of holiness. Pakisabi nga po, mindset of holiness. Begin. Isa po. Mindset of holiness. Mindset of holiness. Sabi po ng verse 1, offer your bodies as a living sacrifice. Alam niyo po ba yung itong Book of Romans, it is the most systematic book na nagawa pagdating sa doktrina. Si Apostle Paul po ang sumulat dito. From verse chapter 1 to chapter 3,
Pinakita niya po kung gaano ka makasalanan ng tao. And each one of us is sinner, are sinners. Pagdating ng chapters 4 to chapters 5, ang ginawa ni Apostle Paul, ipinakita niya kung paano ang ginawa ng Panginoon upang mapawalang sana ang sinong makristyano na mananampalataya sa kanya. Pagdating po ng verse ng chapter 6 to chapter 8, ipinakita ni Paul kung paano ang isang tao na nagkasala sa Panginoon ay kaya niyang baguhin ang buhay nito from a rebel to a follower. Pagdating ng chapters 9 to chapters 11, ang ginawa ni Paul, pinakita niya kung paano niya, kung gaano kamahal ng Diyos at Israel, at kung gaano niya kamahal ang mga Gentiles, ang mga Hudyo at ang mga Hindi. Pag hindi ka po Israelita, ang tawag sa'yo ay Hindi. Pag ikaw po Israelita, ang tawag sa'yo ay Hudyo. Ang mga Israelita po ay nakatira sa Israel. Ang Israel po ay galing kay sino po? Si Jacob. Si Jacob, ang tatay ni Jacob ay si? Pero po mga kapatula. Ang tatay po ni Jacob ay si? Isaac. Si Isaac, kasawa niya ay si? Rebecca. Si Isaac at si Rebecca, ang tatay ni Isaac ay si? Abraham. At si Abraham ay may asawa na si Sarah. Ang promise po ay binigay kay Abraham at yung si Abraham ay nagkaanak si Esau at si Jacob. Tapos si Jacob sa kanya nabigay yung fulfillment ng promise na kung saan yung pangalan Jacob, that means deceiver, ay binago ng Panginoon at ginawa niyang Israel. At dahil po dun sa Israel na yun, nagkaroon ng promise ang Panginoon sa mga tao. Si Israel po, si Jacob ay nagkaroon ng labing dalawang anak. At isa po sa anak na yun ay si Joseph the Dreamer. Na kung saan si Joseph the Dreamer ang naging pangalawang pinakamataas na posisyon sa Egypto that time. Kaya po ang nangyari, yung Israel nakulong ulit sa Egypt. Kasi ang nangyari, nagkaroon ng tagutong 7 years of famine and 7 years of blessing. At ang nangyari, yung mga Israelites, si Israel kasama ang kanyang mga anak ay pumunta sa Egypt. At pagdating dun sa Egypt, may pinakain sila ni Joseph at dun sila tumira. At nung namatay sila, nabihag sila. At nung nabihag sila for 400 years, kailangan na magpapalaya sa Allah. At yun si Moses. And the rest is history. Doon po sa nangyari na yun, pinakita ng Diyos kung paano niya minahal ang tao. Dito po sa pagkakataon na ito, gusto ko pong maintindihan ninyo ang tinatawag nating mindset of holiness. Meron po kong tatlong words na sasabihin sa inyo na marahil yung iba po sa inyo ngayon nilang po marinig. O yung iba sa inyo ay matagal nilang marinig pero hindi nyo alam po anong ibig sabihin ito. Yung una po is tinatawag nating justification. Justification. Ano ibig sabihin ng pastor? Nung tinanggap po si Kristo, may tatlong klase ng pagbabago na nangyari sa buhay mo. Yung binago ka, yung binabago ka, at yung babaguhin ka. Yung una po yung tinatawag natin binago ka. Yung po yung justification. The meaning of the word justification is pinawalang sala ka. Ang ibig sabihin ng isang tao pinawalang sala pag dadalhin sa isang korte at pag sinabi ng judge, you are not guilty, ang tawag sa'yo justified. So ibig sabihin, sa gitna ng mga pagkakasala mo, ang ginawa ng Panginoon nung tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, mula sa pagiging makasalanan, ay ginawa ka niyang pinatawad. Mula sa pagiging anak ng kaaway, ginipad ka niya sa pamilya niya. Mula sa pagiging sira ang buhay, inayos niya ang iyong buhay, binigyan ka niya ng bagong pagkatao. Justification is the instant change na ginawa ni Lord sa iyong buhay. Ang tawag ko doon is, you are made righteous. At sa harapan ng Panginoon, banal ka na ngayon. At dahil banal ka na ngayon, at pinatawad ka na ng Panginoon, your sins from the past, your sins in the present, and your sins from the future, nagkaroon ka ngayon ng karapatan para maging anak. At dahil anak ka na ng Panginoon, nagkaroon ka ngayon ng karapatan dahil anak ka na, at tatay mo siya, kung saan nakatira ang tatay mo, doon ka rin titira balang araw. At yun ay siya lang. Pastor, pag tumalikod ka sa Panginoon, hindi niya na ako alam. Pag ikaw ay naging anak, pang walang hanggang anak. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ang ibig sabihin ko, nothing can separate you from the love of God. Dito po sa pagkakataon na ito, yung una pong pagbabago na ginawa niya sa iyo is justification. The second ay tinatawag natin sanctification.
Yung justification, it is the instant change. The sanctification is the change in the process. Ang meaning po ng word na sanctification is you were set apart. Hiniwalay ka for holy use. At yung sanctification, ito yung araw-araw na pagbabago sa inyong Panginoon na kung saan yung mga pangit sa iyo ay unti-unti niyang inaalis. Kaya po kung minsan meron mo nakikitang pangit sa kapwa mo Kristiyano kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa kanya. Pag meron kang mga bagay na, bakit ganito si pastor? Bakit ganito si kapatid? Bakit ganito si kuya? Bakit ganito si ate? Kasi hindi naman tayo perfect pa. Binabago tayo ng Panginoon. Because nandito pa tayo sa mundo na ito, wherein punong-puno ng kasalanan, at yung kasalanan at yung katawan natin is corrupted by sin. That is why, yung sanctification, ito po yung process ng Panginoon na araw-araw ng pagbabago niya sa iyo, nang sa ganun, maging kamukha mo si Kristo, unti-unti at araw-araw ng buhay mo. At ang sanctification process po ng Panginoon ay mas magiging effective kung araw-araw ay magsasubmit ka sa kalooban. So una po is justification. It is the instant change. Yung pangalawa po is sanctification. It is the change in the process na kung saan mas mababago ka ng Panginoon kung magsasubmit ka sa kanya araw-araw ng buhay. At yung pangatlong klase ng pagbabago na ginawa niya sa iyo ay tinatawag natin glorification. Yung glorification, ito yung balang araw bibigyan ka ng Diyos ng panibagong katawan na kung saan pagpunta mo sa langit, you have a glorified spirit and a glorified body, isang klase ng katawan na hindi na magkakasala at perfecto ka. Lahat yan ay nangyari nung tinanggap mo si Kristo. Pastor, ibig sabihin sa harapan ng Panginoon, manalangin ko. Opo, you are already forgiven. Pastor, okay lang pala gumawa ng kasalanan. Hindi po. Kasi tunay na binago ng Panginoon, na binabago ng Panginoon at babaguhin ng Diyos ay isang taong lumalahan sa kabanalan. As we walk through God's open doors, hindi pwedeng salungat yung tinuturo mo sa buhay na meron ka. Sinasabi mo sa mga bata, sinasabi mo sa mga tao, na ganito dapat ang buhay mo. Pero ikaw mismo sa sarili mo, ay hindi ka na nabuhay. You need to have a mindset of holiness. Yung pangalawa kong mindset na kailangan natin taglayan as we walk through God's open doors ay tinatawag natin mindset of humility. Pakisabi nga po. Mindset. Isa pa po? Mindset. So una po is mindset of holiness. Yung pangalawa po ay tinatawag natin mindset of humility. Bago po i-dwell itong mindset of humility na ito, meron po isang na meron po isang estudyante na lumapit sa akin. Isang great student. Lumapit siya sa akin. Advisory class ko siya. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, gusto ko na magpakamatay. Bakit ba na? Ano nangyari? Kasi po itong estudyante nito, isang klase ng estudyante ng pagamura, hiling makipag-away, ang daming kalokohan sa eskwelahan. At ang desisyon namin sa kanya ay hindi namin siya palalakarin ng stage. Tapos, kung sa summer class siya, pero siyempre ngayon, ang ating education is K2. Well, so 12 years ka na mag-aaral. So technically, hindi ka pag-graduate ng grade 10. Mag-move up ka lang, patungo sa senior high school. Pero ang graduation mo pa is sa grade 12. At ang nangyari, grade 10 student, sabi niya, kahit pa paano basta gusto ko lumakad ng stage. Tapos ang nangyari, pagkatapos po ng baccalaureate service namin, nung mga graduates, kumatend po siya, biglang, muntik na siya mag-start ng away. Muntik na siya mag-start ng away after the service. Pinigil ko siya, nilabas ko siya. Tapos umahanggol-gol siya sa akin. Tapos ang sabi niya, gusto ko naman wala siya ng mundong ko, wala na akong silbi. Bakit naman na yung bahay namin na natawaan, sinisisay ko ng mga magulang ko. Tapos yung sa school natin, palagi na nareject ko ito. Palagi nilang pangit yung sinasabi sa akin ng ibang tao. Tapos, nakikinig lang ako sa kanya because nung sinabi niya sa akin ng bagay na yun, habang umiiyak siya, natouch yung puso ko kasi I have a cousin na 15 years old, nagpakamatay na siya. 15 years old, kinuha niya yung buhay. Tapos that time, nakinig lang ako sa kanya. Tapos after nun, tinanong ko siya ng tinanong. Because sa counseling, pag mayroon nagsasabi sa'yo ng mga bagay na problema nila, hindi mo dapat sabihin sa akin, ikaw kasi ganito ka.
Hindi po dapat gano'n. Dapat sa counseling, nakikinig ka lang sa kanila. After mo makinig sa kanila, at nagsabi sila ng problema mo sa'yo, ang gagawin mo, tatanungin mo sila, gusto mo ba nabigyan ng dalang advice? Pag pumayag sila, tsaka mo palang sila bibigyan ng advice. At dun po sa pagkakataon na yun, tinanong ko lang sila ng tinanong, sabi ko, bakit sa tingin mo, ganyan ang nangyayari sa buhay mo ngayon? Umamin siya dahil sa kasalanan ko, dahil sa bagay na ganito, dahil sa bagay na ganito. And he was really sorry for what he did. Ginawa niya, sa araw ng graduation, lumapit siya sa akin, tapos sabi niya sa akin, lumuhod siya, tapos inakap niya kami, tapos sorry siya ng sorry. And then the principal allowed him na makapaglakad ng stage. Alam niyo po, katulad ng kwento ng isang tatay at isang anak, ang sabi ng isang anak sa kanyang tatay. Kasi itong anak, every time na merong mga asal sa kanya, bilis niyang magalit. At onting bagay lang, nagagalit na siya. Tapos ang sabi ng tatay sa kanya, anak, ganito gawin, ngayon ang gawin mo. Merong isang kawi dito. Every time na magagalit ka, magpapako ka ng pako dito sa kawi na to. So ginagawa ng bata, every day of his life, tuwing nagagalit siya, nagpapako siya ng pako doon. After 3 weeks, nagpapako pa din siya. After 1 month, wala kang pako. Hindi na siya nagpapako. Bakit, Pastor? Kasi hindi na siya nagagalit. Nakokontrol niya na yung anger. Ngayon, napit siya sa tatay niya, Tay! Hindi na ako nagpapako ngayon. Nakokontrol niya na yung anger ko. Sabi ni tatay sa kanya, very good anak. So ngayon naman, ganito ang gagawin mo. Every time na nilipas ang araw na hindi ka nagagalit, magtatanggal ka ng 2 pako. So ang nangyari, lumipas yung mga araw na tatanggal siya ng 2 pako at hindi siya nagagalit. Tapos lumapit siya sa tatay niya, isang araw, naubos yung pako dun sa kahoy. Tapos lapit siya sa tatay niya, Tay! Naubos ko na yung pako dito sa kahoy na to. Hindi na ako masyadong nagagalit. Tumantuwa yung tatay sa kanya. Pero ang sabi ng tatay sa kanya, anak, maganda yung ginagawa mo. Tumantuwa ako para sa ginawa mo. Pero tignan mo ito. Pinakita niya yung kahoy. Puro natas ng pako. At sabi niya sa anak niya, anak, the consequences ng ginawa mo sa nakaraan ay hindi mo na maiwanan. But what you have right now is the present. That is why kailangan mo gamitin yung present time para lumakad sa kanan at sa kapanalan ng Panginoon. Amen po ba? You need to have a mindset of holiness as you walk through God's open doors. Pangalawa po, pinatawag natin mindset of humility. Sabi po ng isang klasiko, stand like a bamboo. Because the more it grows tall, the more it stoops down. So ibig sabihin, the more na nagkakaroon ka ng maraming achievements sa buhay, the more na meron kang mga bagay na na-accomplish, habang ginagawa mo yung mga open doors na binibigay sa inyo, dapat the more na nagiging humble ka before the Lord. Paano malalaman kung ikaw ay isang tao na prideful? Meron daw pong 4 na bagay para malaman mo na ikaw ay isang prideful na tao. Ang una po'y tinatawag natin bragging, boasting, or thinking highly of yourself. Bragging, boasting, or thinking highly of yourself. Tingnan po natin itong verse na ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Pakiflash yung verse natin. For by the grace given, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought to be, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith that God has given you. Ang sabi mo dito sa pagkakataon nito, ang sabi ni Paul, huwag mo lang iisipin na mas mataas ka kaysa sa ibang tao. Yung po yung unang sign ng pride. Bragging, boasting, or thinking highly of yourself. Mas magaling ako kaysa sa iyo. Mas achievements ako kaysa sa iyo. Ang tawag po dyan is prideful. You think highly of yourself. Yung pangalawa po ay tinatawag natin refusal to admit that you are wrong. Pag ikaw daw ay isang tao na hirap lang tumanggap ng pagkakamali mo, ang tawag sa'yo ay isang tao prideful. Yung pangatlo po ay tinatawag natin self-dependence. Pag isa ka ng tao na hirap lang humingi ng tulong, ang tawag sa'yo ay isang tao prideful. So, ikaw ba yung hirap humingi ng tulong? Ikaw ba yung tao hirap tumanggap ng pagkakamali? At ikaw ba yung tao na masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo? Pag yung mga bagay na yan ay nasa iyo, ang tawag sa iyo ay isang tao prideful.
mamayama. At sa pagkakataon nito, ang sabi ni Paul, kung ikaw ay ganyan, dapat mong maintindihan na sa paglakad sa kalooban ng Panginoon, God opposes the proud but gives grace to the humble. The favor of God ay para sa mga tao handang magpakababa sa harapan ng Panginoon. Kasi kung patuloy na magmamayabang, yung kalooban ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon, ay hindi niya maibibigay sa iyo kung patuloy na sarado ang puso mo at ang tigas-tigas ng puso mo sa Kanya. At sa pagkakataon ito, ang sabi ni Paul, as you walk through God's open doors in your life, ang kailangan mong gawin is to have a mindset of humility. Pag sinasabi ng mga magulang mo na anak, mali yan, dapat kang magaling sa kanila. Pag sinasabi ka ng mga tao sa paligid mo, ng mga kapatid mong Kristiyano, na medyo taas-taas mo na, makinig ka sa kanila. Do not think of yourself more highly than you want to be. Bakit, Pastor? Because God opposes the proud and gives grace to the humble. Kung gano'ng kataas, ganun pa rin kapababaw sa kanyang Panginoon. At mas mataas, mas masakit pag pinabagsakit. That's why we have to understand, ito po tatlong matapahan niyo. Una po ay ito. In the mindset of humility, you are not to think that you are more important than the others. Sa ministry, lahat tayo may kanya-kanya tayong parte. Parte-parte tayo ng katawan. Yung iba sa atin tinawag para maging kamay, sila yung mga tao magbigay. Yung iba sa atin tinawag para maging mata at maging bibig. Sila naman yung mga tao na may mga mata, sila yung mga tao na may passion at nakakita ng pangangailangan ng mga tao. Yung iba po sa atin tinawag para maging bibig ng katawan ni Kristo. Sila naman yung mga tao na nagpaghayag ng salita ng Panginoon. They are very bold when sharing the word of God. Yung iba sa atin ay tinawag para maging paa. Sila yung mga tao na kung saan humahayo at ang sipag ng mga visitation. Yung iba naman po sa atin ay tinawag para maging kamay. Sila yung mga tao na ginagamit ng Panginoon para makapagtap ng maraming tao at para makapagbuo ng iba't ibang bagay o di kaya naman para makapag-play ng mga instrumento. Ano ba yung talent na meron ka? Ipagamit mo para sa Panginoon. Pero pag pinagamit mo yan para sa Panginoon, dapat kong maintindihan na hindi ka mas mataas kaysa sa iyo. Kanya-kanya tayong parte sa katawan ng Panginoon. You are more important. You are not the thing that you are more important than the others. Yung pangalawa ko ay tinatawag na you are to understand that God has called you to a specific task. Meron tayo ba yung kanyang calling mula sa Panginoon? Kung meron po dito na tinatawag kayo, Lord, ramdam mo sa sarili mo, tinatawag ninyo para kong pastor, di kaya naman kung sa Bible school, di po namin kayo pipigilan, ni-encourage po namin kayo. At yung pangalto po, tinatawag natin, you have to understand that God blesses those who are humble and faithful. You are to understand, we have to understand that the God's favor is for those who are faithful and for those who are humble. Mindset of humility. Hindi pagkat madami kang achievement sa buhay, ay titignan mo yung sarili mo na mas mataas kasi sa iyo. Kasi sabi ni Paul, you are not to think of yourself more highly than the others. At ang sabi ng Bible sa verse 3, God dealt to every man according to his own measure of faith. So titignan mo yung sarili mo. Bakit pastor sila? Ang dami ng ministro na hinawakan. Bakit pastor ito? Ako, ito lang meron ako. Tanongin mo yung sarili mo. Sabi niya, have peace over judgment. Ang sabi niya doon, nagiging faithful ba ako sa Panginoon? Nagiging humble ba ako before God? Kasi kung tinatanong mo yung sarili mo at ini-evaluate mo ang sarili mo, makikita mo yung sagot sa buhay. Mindset of holiness, mindset of humility, and last, the mindset of service. Mindset of service. Ito po yung sabi sa verse 4 to verse 5. Sabi po ng salita ng Panginoon sa verse 4 to verse 5. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we, though many, form one body,
and each member belongs to all others. Lahat po tayo ay tinawag upang maglingkod para sa Panginoon. Meron po akong sasabihin sa inyo, sabi po ng Ephesians 2:10, you are called to do good works. Meron po akong Bible study ngayon na Jehovah's Witnesses. Isa po sila sa mga naniniwala that you can be saved through your good works. Kung mapapansin niyo sila, every street, sobra silang kung makapag-bisita, makapag-evangelize. Isang malaking challenge sa binigay sa akin ng Panginoon kung paano i-approach itong tao. And habang nag-aaral kami ng salita ng Panginoon, ang unang nimbalan sa akin, Pastor, if Jesus is the way, the truth, and the life, you have to walk in His way, you have to walk in His truth, so that you may have eternal life. Nagsabi ko sa kanya, in Ephesians chapter 2, sakto yung topic na in Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Kung paano pinakita ng Panginoon yung grace niya, at kung paano yung pinakita ng Panginoon yung pagliligtas niya sa atin, ang sabi doon sa verse, for we are saved by grace through faith and not of our own works, so that no man can boast. Tapos sabi ng verse 10 ito. For we are His workmanship, created to do good works. Doon po sa verse 10, yung pinakita, that after maligtas ng isang tao, ang tawag na sa kanya, yung workmanship o masterpiece ng Panginoon. At ang isang masterpiece ng Panginoon ay gumagawa ng mabuti. Ang ibig sabihin po, ang mabuting gawa ay bunga lamang ng iyong pananampalataya at ng biyaya ng Panginoon. Hindi ito magiging daan para maligtas ka. Bakit, Pastor? Because the requirement for you to enter in heaven is for you to be perfect, to be holy, and to be blameless. Pero walang taong ganun. Kahit ilang beses ka gumawa ng mabuti, kahit magsimba ka pa araw-araw, kahit magiging ikaw po yung pinakamayaman, o kahit ikaw po yung magiging pinakasuccessful na tao sa mundo nito, hindi po kaya kalisin ang kasalanan mo. That is why the Lord made this way for you to be forgiven from all of your sins. Paano lang sa ganun, makasama ka niya bayang araw sa langit? Dahil yung Old Testament times, para isang tao magpatawad sa kasalanan niya, kailangan nila magkalay ng hayop. In fact, yung mga priest na binibili nila yung mga hayop sa mga priest, tapos yung priest na mag-aalay, sa Holy of Holies, ang gagawin nila, every time na mag-aalay sila ng offering yung mga pari that time, meron silang belt sa buong katawan, tapos may tali dito sa kanilang mga paa. Tapos paglalakad sila doon, tumutunog yung belt na yun. Tapos ang mangyayari, pag meron silang hindi na-settle na nakasalanan sa harapan ng Panginoon, that moment, mamamatay sila. Pag narinig ng mga tao na hindi na tumutunog yung bell, ang gagawin ng mga tao, hihilahin nila yung tali, papalabas, kasi ibig sabihin patay na. Di ba? Ganun katindi in the Old Testament times. At ang ginawa ng Diyos, ang sabi kasi ng Bible, for without shedding of blood, there is no remission of sins. So, ginawa ng Panginoon, in-offer niya mismo si Jesus bilang blood na magiging katubusan sa kasalanan ng sanlibutan. Nang sa ganon, hindi na natin maranasan yung naranasan ng mga tao. At nang sa ganon, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kapatawaran sa lahat ng iyong kasalanan, at magkaroon ka ng karapatan na maging anak niya. Lahat ng yon, ginawa niya para sa iyo. You were justified. You are sanctified. Binabago ka ng Panginoon. Someday, you will be glorified. At ang ginawa ng Panginoon ay isang bagay na kung saan hindi tayo marapat dapat. Pero ginawa niya yung dahil mahal ka niya. Kaya ang sabi ni Paul, therefore, my brethren, I conclude na maglingkod ka sa Diyos. You offer your bodies as a living sacrifice dahil sa kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, sa lahat ng palya mo na ginawa sa buhay, sa mga kalokohan mo, sa kasalanan mo na ginawa, hindi niya tinignan yun. At lahat yun ay binura niya at pinatawad niya sa pamagitan ng kanyang dugo at ng kanyang biyaya sa iyong buhay. At ang ginawa niya sa buhay mo ay binigyan ka niya ng karapatan para matulungan natin. That is why, at sabi ni Paul, your life should be an offering to God. Your whole active life, you are a living sacrifice.
dito lang po ako in this story will I di ba pwede mong pakita yun? Sino po dito sa atin yung nung bata ka, pinaluhod ka ng tatay mo sa mundo? Meron po ba? Pwede po pakitaas mo. Sino po dito yung bata ka, pinaluhod ka sa asin? Meron po ba? Eh yung bata ka, naranasan mong isama ka ng tatay mo. Meron po ba? Wala, wala. Alam niyo po, yung tatay ko, Pastor Joseph, ang bait-bait niya, no? Kaya nag-discipline, grabe yun. Alam niyo po ng mga bata kami, kung anong mahawakan yung bagay sa akin, kung anong mahawakan yung bagay, kung tatawakan yung mga bagay, papaluin kami na hangin, walis, kahoy. Iba-iba, naranasan namin lahat ng pala mo na yun. Pero kahit kailan, hindi niya pinapapalo yung kamay niya. Kasi every time, sabi, lagi niya sinasabi sa akin, your hand, the same hand na ginagamit mo para ipakita mo yung pagmamahal sa anak mo. Huwag mong gamitin yan para ipapalo sa anak. Because someday, may kita mo yung anak mo, every time may yayakapin mo siya, lumalayo na sa sayo. Kasi itong kamay na ito pinanakapin ka. Alam niyo po, nalala ko pa, ilang beses akong nag-attempt na maglagay ng karton sa part ko. Para lang pag napalo ako, hindi ako maray. Tapos yung part na gusto mo umutot, abang papaluin ka para matigil na lang yung palo sa'yo. Kung pwede lang gawin mo lahat ng yun eh, gagawin niya. Pero hindi, gagawin namin, huwag pa rin namin yung shorts namin, huwag pa rin namin yung pantalo namin, kung anong meron kami, tapos papaluin niya kami. Pero after nun, papakita niya kung hanya. I remember, I still don't remember, meron po siyang binili na isang pangalan na tao. Malapit po ito, tapos medyo mahal. Sa tahanan mo lang natin. Kung tawagin po sa Proverbs, is rod. Isang makapal na kahoy. Na parang siyang paddle. Pero mas maliit kaysa sa paddle. Ang gagawin niya sa akin, everything na nagkakamalan ko, ipapaluin niya kami. One time, merong Game Boy sa bahay. Siyempre, minsan lang kami makaranas ng Game Boy. At yung Game Boy na yun, isa lang, nag-iisa lang. So nagdalaro yung isang mabunsong kapatid. Tapos yung pangalawang kapatid ko, si Vince, dumami. Sabi niya, meron naman ako. Tapos, sabi nung mabunsong kapatid, lagi na lang ito eh. Kasi ginawa ko yung Vince, kumuha ko yung malis. Tapos pinalo siya. Tapos ginawa ko yung mag-away din sa kanya. Tapos ginawa ko yung mes, baka ko tapos nag-away din lang sa kanila. Tapos ang ginawa ng tatay ko ngayon, kinuha niya yung Game Boy. At ang sabi niya, anak, mga anak, kung hindi magiging dahilan para masira yung pagiging magkapatid ninyo, mas mabuti pa ako sa akin ko na lang. Winasap niya! Winasap niya! Nagiiyak ako na, lalo yung Game Boy. Tapos yung pamalo na ginamit niya, binasak niya. Sinunod niya sa araw. Simula nung araw kayo, hindi na kami pinalo ng tatay na. At kung nag-away man kami, hindi na ganun pala. Yung story po na yung na-remind ko, because of the story na tayo, kung ba sa isang sinuro. Meron po isang bata, na sobrang kulit. He's a church kid. Bata pa lang siya, yung tatay niya sobrang faithful sa Panginoon. Pero kung bata na ito, lumalaki siya ng paurong. Kadalasan niya po yung sakit ng church kids. Yung dahil sa umusawa na sila sa simbahan, ang gagawin nila mag-re-rebendo sila at mag-explore sa mundo. Pero maling mindset eh. Ang nangyari po, itong bata nito, sobrang kulit, lagi napapaawis sa school, ang pangit ng records niya sa mga kaibigan niya, ang pangit ng tingin sa kanya ng mga tao. Pero yung tatay niya, patuloy na minamahal siya. Isang araw yung tatay niya, nakaupo sa isang sofa, sa loob ng TV,
nang basag ng bintana sa taas ng bahay. Yung pala yung bata naglalaro ng baseball sa taas ng bahay. So ginawa niya, kinuha niya si Tron. Tapos naglalakad siya doon sa stairs. Siya ang galit. Tapos nakita niya yung anak niya. Tapos yung anak niya kinakabahan, nanginginay. Hindi alam kung anong gagawin. Kasi papaluin ako ng tatay ko, anong gagawin ko, ang sakit-sakit nito. Lumapit sa kanyang tatay niya, tapos ginawa ng tatay niya ito. Hinubad yung tatay niya sa lawal niya. Tapos pinahamak niya yung sinturon sa bata. At ang sabi niya, paluin mo ako, anak. Paluin mo ako. Dahil hindi ko kaya na. Paluin mo ako, anak. Paluin mo ako. Pinalo niya. Taas-taas ko na.
Kayo po'y patuloy ang pag-alala. Ama, salamat po sa isang magandang oras sa pinipinig mo sa akin. Lord, I pray for these precious souls na naglakas ng loob na lumapit sa inyong oras. Panginoon, ayusin niyo po ang kanilang mga puso. At gamitin niyo po sila, Panginoon, for your mighty work dito sa mga ito. Ama, pour out niyo po yung blessing sa ating mga kapatid na din ito ngayon at sa church family. Lord, pag nag-open po kayo ng doors, tulungan niyo po kami magkaroon kami ng isang heart that is willing to respond sa call gusto niyo magawa sa atin. At iwas nito, Panginoon,